So guys, good evening. Welcome back to my channel. This is your host, Venom Birdman TV. And yun, may re-review na lang tayo. And then, shoutouts to Team Cadena Squad and Boss Renzel Jim Santos. So, let's start. At dahil dito, meron tayong padala. And mas meron pa tayong re-review by the next week. Medyo na ayun, naipit na yun. So kita-kita naman diba? So mga kanegro, good evening. At eto na naman tayo sa channel ko, di ba? So ngayon, welcome muna natin sa sa lahat ng mga gusto mag-subscribe o pa-subscribe ko lang. Thank you so much and good evening to everyone. This is your host, Venom Birdman TV. So check it out. So ayun, dahil sa sobrang tagal ko magpahinga. At ngayon ulit. Ngayon lang ulit ako na nag-review. Ganun, kasi syempre marami akong tinatrabaho. Tapon basura, ganun. Like for example, magbubute. Ganun. Ganun. Ganun lang. So, umpisa na natin pag-re-review. At dahil ito na nga yun, mga kapwa ko nito. Ang team ng Dope-In. Yan. Si Tupa. Kita niyo naman siguro. Yan. Dope. Yan. And Tupa. So ano pa ba? Diba? So pagbubuksan. So good evening guys. So ito na ngayon yung sinasabi ko sa inyo. And thank you so much for Boss Renzel Jan Santos. And then at ito na nga yung sinasabi ko sa inyo sa review. Ito kasi sa ano pa lang, sa kumbaga sa ingredients na sinasabi nila is ratio pala, sorry, 70 to 30. And then sa neck level naman is may 3 mg, 6 mg, and 9 mg. And then sa SRP 200 pesos per bottle. And then most selling naman sa kanila is halos naman lahat. And then ngayon free base siya. So ngayon sa about sa logo naman, gustong gusto ko yung ano logo niya kasi alam mo pang OG or mga pang gangster yung ano yung mga you know yan. And may sinasabi nila yung mga lettering ganun. And then yun nga, maganda yung ano yung pagkaka lettering niya dahil mga pang gangster diba, yan by Cloud Mania. So, let's start na. Ayoko nang pataganin to. Parang gusto ko na tikman. So guys, ang una natin titikman is minty melon milk. Kita nyo ba sa screen? Parang malabo yata sa screen. So yeah. Ayos. Actually, para sa akin ah, yung lasa niya, melon, and yung pagiging
minty niya is sandaling-sandali lang, pero yung milk naghahalo. Maganda yung combination ng melon tas milk. Pasado para sa akin. And then if you want to taste this dope by Cloud Mania, PM nyo si ano, si Boss Renseru John Santos for the details of this dope by Cloud Mania. And then sa nicotine is ang ano kasi neto is 3 mg, so feeling ko ang parang yung ratio ng nicotine is parang 6 mg, I guess medyo makatilang sa lalamunin, pero kaya. Okay siya for me. Para sa akin, this minty melon shake ng Dope by Cloud Mania is good. So, pass natin to. So, ayan na. Sa pangalawa is melted mallows. Ayan. Natutunaw ng marshmallow. And so, hindi natin patagalin. Kasi, feeling ko kasi, sarap, parang sobrang sarap na itong melted mallows. My God. Shit. Come on. Ayos. Ito yung magusto ko, ano? Magusto kong juice. Ang pastry. Kung tutuusin, ah. Yung melted mallows niya, may kasama siyang graham. And then, yung katas ng nicotine is 3 mg sa ano niya, para dito. Pero, feeling ko parang 6 mg. So, yun niya. Sa unang tingin ko pa lang is, yung ano niya, yung marshmallow niya malalasahan mo, pero sa huli magkakaroon siya ng alam mo yung graham, ang ganun. So para sa akin, sobrang sarap niya kasi ano eh, iba yung lasa nito, iba yung lasa kung totoosin, even though na hindi sa nag-ano, kumbaga may tawag sila din, hindi sa nagpapalakas sa ano, sa maker, pero mostly okay para sa akin. And then nalalasaan kay marshmallow, tapos yung graham biscuit yun. So shoutouts kay Boss Renzel Jan Santos for ano, para dito sa itong Cloud Mania, Dope by Cloud Mania. Thank you so much. Sarap na ito. Bullshit. Sana all. Di ba? Sana all yung sponsor. Basurero. Ako ay isang basurero. So, shoutout sa inyo lahat. So, sa pangatlo natin titikman is Jewberry naman. Yan, Jewberry. Blueberry. Yung pagkakabukas ko pa lang parang wala lang akong masabi kasi lahat ng local juice is masarap, diba? So yun nga, hahagod na naman siguro yung nicotine na ito, unlike sa yun nga, yung nicotine level niya ito is 10 mg, but for me nagre-ratio siya ng 6 mg. So, medyo makatis sa lalamunan, pero kakayanin mo, diba? Yun lang.
may natikman ako na cookies siya na may ano, may berries na palaman. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung anong tatak ng ano niya. Pero yun yung pagkakalasa ko dito na parang ano, hindi ko alam kung anong tawag dito sa itim natin. Pero nakikita ko kasi ito nga oh, yung logo niya. Parang ano, parang yun. Actually, minsan nasasarapan talaga ako sa fruity, pero minsan may alam mo, parang bagong-bago sa panlasa ko na never ko pa siya natitikman. Ganun. Para sa akin, parang ang sarap nito. Hipakin. And then masarap siyang inuman. Kasi sorry boss Rencel Jan Santos ah. Kasi actually ah, ang sarap niyang ang sarap niyang inuman. Unlike dito. Eto. Ako nasasarapan ako dito pero dito masarap siyang inumin. Para sa akin. Ewan ko kung sino pa yung mga nakatigil nito na dog na ano na to. Blueberries. So, nung tinitikman ko yung ano, yung blueberries, nalalasahan ko yung cookies na may palaman na berries. Yun. And then, kung ano yung lasa nun na nasa cookies na yun, yun ang nakapaloob na lasa dito. So, ngayon, hindi ko ma-explain yung ano yung huli na may parang grapes sa dulo. Parang ganun. So, para sa akin, I pass this blueberry. So, yun. Yung pang-apat naman natitikman natin tonight is Berryo. Yan. I think itong Berryo na to, sari-sari yung berries na nakapaloob dito. Alam ko may strawberry, tapos red berries, and then blackberries, parang gano'n na. Manapin. Oh my god. Sabi niyo. Hinga. Eto. Sari-sari. Tatlong klase ng berries. Strawberry. Blackberry. And red berries. So ngayon, para sa akin, yung tinikman ko, aba putang ina, diba? Sorry for that words. Even though na hindi ito malamig, panalo to para sa akin. Kasi kung tutusin, let's something to say na iba yung panlasa ko sa mga berries na natikman ko. Unlike dito sa triple berries. Or let's say something na I have just na triple berries. I'm not sure kung kanino yun, pero masarap din siya. Pero ito kasi iba yung lasa ng pagiging berry yun. Yun. So ngayon even though na ang alam ko kasi pag mga ganito is mentholated, pero ayoko kasi maging mentholated to. Pakiusap Boss Rencel dyan. Huwag mo siyang gagawin mentholated, kasi para sa akin no, mas masarap ang maging ano, maging hindi siya magiging mental. Yun. So, sabi nyo nga, lahat,
mabenta. Mabenta tong juice na to. Yun. So, I could, kinoconsider ko na this berry, berryo is masarap siya. Yun. And then so far, yun nga, sa pagkaka-explain ko na ano, naghahalo yung tatlong berries na tinitikman ko. And then, yun nga, panalo yung ano, panalo yung pagkakagawa ng ano na to, ng juice na to. Yun. So, let's check it out again. So, yung pinakauli natin titikman is flan di ube. So, ngayon, etong flan di ube, ayun nga, ako kasi, mostly pastry. Pastry ako lagi. And then, sometimes, I use fruity mentholated, like for example, yung mga, yan, fruity mentholated, sometimes ang naman. So, let's open it. Ayun. Ayun, ayun mo ba? Yep. Stang ina. Ito. Ito na guys. Yung pinaka-final na. Actually, itong flan di ube. Yung leche flan na pinagsama yung ube. Na I've never expect na makakatikim ako ng ganitong pastry. Pero puta, eto ah, sasabi, eto pa. Kung kayo, lover, pastry lover kayo, try nyo tong flan di ube. Alam ko kung anong mga sasabihin nyo kung tutuusin sa maker or what else or kung sa akin kung magkakomento kayo sa video, pero okay lang, free to comment. As in, para sa akin ha, sobrang sarap ng flan di ube na to, kasi for the first time I taste this flan di ube in dope. So, ngayon, yung lasa ko is parang yun nga, leche flan na may kasamang ube, na yung sa nicotine is sakto lang na feeling ko parang 2 mg, pero hindi siya nag-equivalent ng 3 mg. So para sa akin, okay na okay yung pagkakatimpla na ito, pati sa nicotine. So, okay para sa akin. And then, I pass this flan di ube. So, if you want to taste this flan di ube or etong juice line na dope by Cloud Mania, PM nyo si Boss Renzel Jan Santos for the details, kasi siya yung nagmamayari na ito. And then, etong juice line na ito is pass for me. And then, yun nga, isa din sa magiging legacy para sa akin. And then, pwede kong itago sa cabinet ko. And then, yun na. So, yun na nga. Natapos na nga yung review. And then, na-explain ko na rin kung tama ba o mali yung explanation ko dun sa sa taste ng taste or sa lasa na ito ng dope
Dope Illy Quids, and then shoutouts to One Love Distributions and dito sa Dope by Cloud Mania sa team ni Boss John Renzel Santos, and then sa mga taga Bulacanio, shoutouts sa inyong lahat, and then sa lahat ng mga vape shops owner, ganun, shoutout sa inyong lahat. Depende sa inyo kung ano, kung magpapalibre kayo na magpapaprintase or even though na tester, even though na tester lang, okay na sa akin, kasi at least diba natikman ko yung tester, at least hindi ako tirado ng tester. So yun nga, shoutouts pala kay ano, kay Boss Renzel John Santos. Thank you so much for this dope by Cloud Mania, and then sa Cloud Mania, Team Cloud Mania, yun, thank you so much, and shoutout sa Kaduna Squad also, yun, kay Boss Kayo, kay Boss Daddy Dunel, and then kay Boss De Manuel, basta sa team ng Kadena Squad, and then shoutout sa lahat ng organizers ng big event, yun. Sa kita-kita sa'yo next year or this year after pandemic, and then don't forget to subscribe and click the notification bell, and then click niyo na rin yung like if you like this my video, and then tuloy-tuloy yung suporta, yeah, suporta niyo na mga kanegro, and then I am gonna say mamalika back. Thank you.